makakapag-inspire sa atin at ipagpapatuloy natin yung laban sa buhay bilang isang OFW. Si ate, hello! Pabati sa Pilipinas, te. Ay mahabang pasensya. Yun. Yung Israel ang the best country. Isa sa the caregiver, best. No? Yung mga ganun yung mga naka-inspire sila. Yung mga matatagal na sila dito, pero... So, hello mga kabayan. Magandang umaga sa inyo. Shalom, shalom. Sa mamayang gabi, magiki-birthday kami. Naisip ko lang na every time na may mamimit tayo mga kapwa nating OFW o mga kabayan dito sa Israel, bakit kaya hindi natin sila interviewin kung ano yung mga na-experience nila at naranasan nila dito sa Israel at kung gano'n na rin sila katagal. Para magandang kwento na rin yun para malaman nyo kung ano yung anong meron dito sa Israel. Yan no, kasi ano, yung mga magagandang kwento kasi dito, siyempre yun yung makapag-inspire sa atin at ipagpapatuloy natin yung laban sa buhay bilang isang OFW. So tingnan natin, kita-kita tayo mamaya. Hello, shalom, magandang gabi sa inyo mga kabayan. Ako nga ulit-ulit, si Gian, nagbabalik. Naki-birthday nga pala ako dito. Eka, papakita ko muna sa inyo. Ganda, di ba? ito yung mga handa. Nakihanda muna kami. So, ano, babatiin muna natin yung, ano, yung celebrant. Yun yung celebrant. Ay, Ate Melay, happy birthday. Kumusta na? Pabati naman sa, ano, sa Pilipinas. Kamusta kayo dyan? Mga taga-Pinas. From Israel. pabati sa Pilipinas, mga kamag-anak. Hello, good morning. Good morning. Good morning sa Pilipinas. Okay, ate, hello. Pabati sa Pilipinas, te. Ate, pabati sa Pilipinas. Hello sa taga Mindoro. Sa taga Mindoro, meron akong mga tropa sa Mindoro. Si Ron Tan, shout out sa inyo. Mga ano, madami mababait. San Jose. San Jose. Taga-Oriental. Taga-Oriental tong kaibigan natin. Yan. Ito yung ganap ngayon dito. Mga ano na, mga alas 10 na ng gabi. So, ano, may gikain muna kami. Wait lang, babelo ka muna. Okay. Let's introduce this one. Hello, te. Hello, Taki Mark. Te, ilang taon nga na dito sa Israel? 8. Kumustang experience sa Israel? Ano masasabi mo? Ano may papayo mo sa mga parating? Mga... Ay, harbe sa blanot ang kailangan. Ano, in Tagalog, te? Ang kailangan ay mahabang pasensya. Kasi so, ang ating mga magiging employer ay iba-iba ang sakit. Iba-iba yung sakit. Iba-iba talaga. So, maraming klase ang pagka-Alzheimer ng isang matanda. So, yun yung ano may papayo mo sa mga parating na yung mga... Masaya? Ang in general, masaya ba o na kahit mahirap? Masaya, mahirap, pero napakahirap talaga. Lalo na kapag dumarating yung... Namimiss yung pamilya, syempre. Okay. Panalo. Birthday celebrant natin. Ilang taon ka na dito sa ano, sa Israel? 8 years na. Kumusta yung experience mo sa Israel? Bilang isang super gatekeeper. Happy naman. Yung mga employer ko naman, masasabi kong super lucky ako kasi magaganda, tsaka mabait sila. Maganda yung trato nila sa akin. Yung okay naman ang sahod. Okay ang sahod. Yes. So in general ate, ano, makatao yung mga ano dito. Super. Yung mga mabait. Jewish na mabait sila. Tabi mo kung gano'n na siya kaya. Ate, ilang million na? Huwag gano'n yun. Sapat lang. Masasabi kong sulit na sa 8 years. Sulit na kasi nakabahay na ako. May konti na kaming kahit paano masasabing investment. Gaya ng lupa. Tapos ngayon, may bagong kuhang
Mm-hmm. Yun, no? Pero kung bunga yan ng ano. Tsaka ano, hindi naman ako yung parang may regret na talagang sulit kahit na naiwan ko yung pamilya ko. Nakakapagbakasyon naman ako at least every 2 years. Mm-hmm. So, okay naman yung komunikasyon namin. Hindi masyadong malungkot. Kasi meron naman ng mga Facebook, Messenger, at saka pwedeng araw-araw. Yun ang mahalaga doon yung komunikasyon sa pamilya. Kasi pag nawala yun, doon na nagsisimula minsan yung, alam mo na, anong tawag dito? Nangangapit bahay. yung mga partner natin sa Pilipinas. Tapos yung mga anak, nawawala na sila ng parang ano sa katulad ko. Kung hindi ko araw-araw nakakausap yung anak ko, malamang yung loob niya. Oo. Yun yung importante doon. So, hindi naman sa pera-pera lang palagi. Dapat mo din isipin yung pamilya mo. Tsaka yung nasa Pilipinas dapat. Sila din yung manguna na... Priority pa na. Oo. Sila na. Mangumusta kasi syempre mahirap yung kalagay namin dito. Of course. Na malungkot. Ganun. Totoo. Yun yung mga naranasan. Yung mga naranasan ng mga pero FW. Pero overall, talagang sulit naman. Sulit yun. Siya. Yung Israel ang the best country. Isa sa... Caregiver, best, no? Bilang caregiver, okay ng sahod, okay ang... trato. Trato dito ng mga Jewish. Mga French. Saka madaming kaibigan, mababait. Yun. Thank you sa panayam. Mababait, magaganda at sexy pa. At yung isa naman... Ate, ate, sayang ang effort sa makeup. Puro 8 years na nandito. Kumusta yung experience mo bilang isang caregiver, ate? Masasabi ko na mahirap na masaya, na madali. Sasanahan kita! So, yun mga kabayan, na nakauwi na ako. Hindi na kami nagtagal dun sa birthday kasi gawa na may trabaho bukas. Tapos, ano na, nakarating na ako dito mga 11:30 ng gabi. So, bukas panibagong araw na naman. Kung narinig nyo naman yung mga panayam na mga kapwa kong OFW, yung mga kabayan natin dito sa Israel, ang lagi nilang sinasabi, mahirap. Pero, madami kang makukuha, madami kang matututunan. At magiging maasenso pa ang pamilya mo at ikaw. Basta matyaga ka lang, masipag ka lang at hindi ka magpapalapit sa tukso. Tsaka mag-ipon ka, ganyan. Yung mga ganun, yung mga naka-inspire sila. Yung mga matatagal na sila dito pero yung mga kwento nila, ano, sobrang gaganaan ka talaga magtrabaho kahit mahirap ang trabaho natin. So yun lang guys, maraming salamat. Have a nice day everyone. At kung bago ka dito, please consider subscribing on my channel. At pakilike na lang din ang video kung nagustuhan nyo. So maraming salamat ulit. God bless you all. Kita-kita tayo dito sa Israel pag nakarating ka. Bye-bye.